But when it comes to objective teamfights like this one, yung Lord, na kung saan puresado lumaban ng Onyx, kailangan talaga ma-utilize si Boots dito. Hindi pwedeng yung Kufra mauna. Kailangan ma-maximize nila yung final slash na manggagaling kay Arlott para at least ma-force out yung mga defensive tools mula sa blacklist. Pero na actually, kinontrol na ng Onyx dito yung opposite side of the map, which is yung bottom lane. So yung Lord dance ng Blacklist International, medyo awkward ngayon. Baka i-reset nila yung Lord, pero hinahawakan ni Boots. Ang taas ng damage ni Sans. Dalawa yung napudugo niya doon. Kinailangan mag-regen, kinailangan mag-heal. At hindi pa nga nare-reset ang Lord na to. This is a Luminous Lord. Hindi pa Kiboy, naman ipot. Kiboy. Pero mukhang si Kiboy, sinubukang hanapin si Yue. Ang tapang, tinan mo si Renny J, yung natutunaw na rin. Men, si Yue hindi nag-purify. Tsaka feeling ko si Kiboy kinakabahan din. Magsisep ba ako? Naka-purify kasi to eh. Baka after ito, Shadow Stampede. Okay, nareset na. Okay. Kalmado na muna ulit ang ating mga teams. Pero may kita natin na ang parang man-to-man din na ngayon. Even Yue and Sans nagtatapatan in terms of damage against each other. Bottom lane, however. Claude na mauuna doon. Oh, tapos ang response ata ng Blacklist International, ang pangtapat kay Kyrie ay si Edward. This is a 4v5. Nakita ata nila Edward! Na wala Claude. Okay, tingnan natin. Ginanta Electrify na Blow Press si Sans ngayon. Ang makakakuna kaya against Yue. Si Owen nagiging target dito yung Sans. Pero yung Lord na pa rin. Double kill na para kay Sans dito para mapupunta dito yung Lord. Kanino? Si Yue! Si Yue pa rin! Pero nga lang nakakakuha ng kill ang mga players dito ng Onyx Winter Truncheon. But still, Shewe, may secure the... Filipino broadcast. At sisimulan na nga ng Onyx Indonesia ang Lord na ito. This is an evolved Lord. Pero mukhang hahabol pa si Shewe at si Kiboy. Yeah. Kaya pwede mag-turn yung Blacklist dito. Ang problema nila yung tumatagal na Lord Dance. Pabor sa Onyx dahil level 15 na si Sans. So medyo malaking problem na yung Lil na dito. Parayo, so they might consider fixing out the waves first. Ay. Pero inuuna na sila ng Onyx. Mas naunang nag-fix ng waves si Kyrie dito sa may top lane. And nandito rin si Shewe. Oh, Kiboy! Ang ganda na face check by the way dito ni Kiboy. Pero yung nga lang, mas prepared naman dito. Napakaganda pagpasok kay Edward. Si Sans! Ang target niya, ginamit ang Black Shoes. At magbaback away ngayon ng mga players. Medyo delikado para sa atin mag-go. Pero makikita natin ngayon na sisimulan pa rin yung Lord ng Blacklist International. At aalis muna sila. Babalik na pala. All three purifies ay okay pa rin for Blacklist International. Ang tanging may flicker para sa side ng Onyx ay si Boots. So yung final slash lang ang kailangan nilang abangan at mukhang hahawakan ni Sensui ang Lord na to. Galit na galit si Kyrie sa damage. Nag-BOD pa. Oo nga, nakita natin. No? O, si Edward yung pwesto niya dito. Huwag kayong magkakamali na merong sumilip dito. Inihintay lamang natin ang pag-commit ng dalawang teams. Kiboy nagsistretching. Kiboy. Mahanap ang isa! Wall of Tissim! Okay, nagamit na nga dito. Mawala ng Immortality. Meron final slash para dito kay Boots si CW or mawawalan dito ng Blazing Duet. Pero may kita natin si Edward. Target lang din nila. Kill explain na para kay Chewe and Kiboy. Maiiwan. Mabuti ng mga bola. Ginamit na rin dito ang Holy Blessing at aalis ngayon ang mga players ng Blacklist. Napakagandang final slash mula kay Boots and that might have given them the Evolved Lord. Pero nandito pa rin si Sensui. Nandito pa rin ang taga-retry ng Blacklist. Ilalaban pa rin yata. Nakikita natin ngayon na talagang pipigilan ng Onyx. Pero nakapwesto sila ngayon. Kompleto na ulit. Si Edward pa lang may iwan doon. Pero papasok kayo na Blacklist International. Pero free hit para kay Chewe. At mukhang Kiboy, ilalaban Kiboy, pa Kiboy, rin. Papasok kayo si Sensui. Matadamay. Kiboy is down. Si Yue dito medyo susunod. Pero makukuha pa rin ni Kyrie this time around. Oh, Blacklist! Pero Blacklist! Pero gawin mga bola. Pa, feeling ko nag-iingat lang din muna eh. Kailangan muna mag-gauge kung saan nakapwesto dito. Lalong-lalo na si Kyrie. Kasi biglang pumapasok ng Electo Final Blow. Tapos full damage ka. Parang hirap mag-teamfight sa'yo. Now, Sensui, kailangan ma-retry niya ang pinakasunod na Lord and CW. Mga ngayon, Kiboy, nahuli ang isa! Si Sensui magiging target nila pero buhay pa rin. So take note na pumasok Sensui! Dito. Si Chewe ginamit na dito ang kanyang pag-out. Pero mabubuhay pa rin. At NetherRealm ginamit na rin by the way dito ni Yue. So mukhang itutuloy at ipipilit yata ng ating mga teams. Pero ang dami nangyari at ang dami nagamit by the way. Ano yun? Pagtalon ni Kiboy, finalas na siya nag-out. Parang miss kumata. Miss kumata yung talon mula sa Onyx. So they had to reset. Wala naman masyadong na force dito. It's just the Blazing Duet. Mm-hmm. And also the ultimate coming in from Sensui. Yung flicker ni Boots ay 90 seconds pa naman at meron pang flicker si Kiboy. Kaya kailangan pa rin talagang abangan kung saan manggagaling ang Kufra. Sisimulan na ng Blacklist International, ang fifth lord of the game. Walang Netherrealm, ha? Oo, nakapwesto din dito sa may bandang gitna. Sa gitna manggagaling, feeling ko nililikuran nila dito si Yue. But ayan, nakaredy ngayon ang ating dalokopunan. 1.2k gold lead para sa Blacklist International. And mukhang kiniklear lang muna ng Onyx ang mga minion wave. Ah, hirap ang kalaban ng Lilia. Ang sakit sa ulo ng ganto, ha? Parang gusto mo pumasok pero si Sans ay anytime nandiyan. Grabe, unti-unti umaabante. Yan yung ano na yan. Na-reset, na-reset. Oh, reset na naman. 28 minutes na. Game 1 pa lang. I think around the longest game so far in M5 ay 32. Mukhang
may chance pa ata na matalo natin yan sa pinakaunang laro ng best of 5 na to. Medyo walang pa kay Onyx eh, Ferreira ng Blacklist. Look at Kyrie and Chewe. Kanina pa sila nag-split push pero ako nag-lock na. Nag-lock na yung Blacklist. Sabi nila, burst niya na, nagpakita yung Claude. Sans! Si Sans nag-Blacklist na doon. Pero malalaman ko nasaan si Edward ha, si Kyrie nakaabang lang din. Oo, oh, kita nila si Kiboy. Masisilip yata din dito si Kyrie kung nasaan dahil lumabas na, makakasalubong doon ni Rene James. Reset! Tatalon si Kiboy, magiging target nila, pero sumibadalik ko si Edward din na tinarget niya. Oh! Na-blacklist international. Mauna na Immortality. Wow! This is... Tapos si Edward, buhay pa rin. Perfect layering mula sa Blacklist. The beat! Sabi na, kita nila si Kiboy and hindi pala talaga nagtago si Kiboy. Sabi ng Blacklist International, alam namin kung nasan yung Kufra since Sui, again, hitting that spatial migration. And Onyx, they were looking to contest the Lord, pero nag-hero lang kasi yung Blacklist International. Now in a 4v5 scenario, may lamang ang Blacklist International in terms of numbers, pero in terms of damage. Tignan mo naman, yung ginagawa ni Sans. Tapos si Chewe, nagpe-pressure doon sa loob! At mawala na Immortality dito si Boots sa may middle lane, or doon sa may Lord Pit, mega kill na para kay Oheb, habang si Yuen nandoon para depensahan. Mapakakuwi! Pero si Kyrie pa rin! Okay lang daw kasi mapakakuwi natin naman siya yung middle lane, or yung top lane pala ay pwedeng i-go ng Blacklist. 30 seconds para kay Kiboy. Still in a 2v5 scenario, may chance ang tapusin ito ng Blacklist, pero maikli ang kanilang chance. Ginamit yung Blazing Duet sa top. It's just a Lilia. Pwede magpakamatay dito yung Blacklist International. May Netherland din. Pwede nila pasukin to. Oh, pinasok na nga. Kita nyo si Oheb. Kukuhanin dito si Sui ilang mga hits. At kita natin ngayon na halos mamatay na nga si Netherland! Mamatay na dito sa may middle lane. At tower lock para sa Blacklist International! And they take game number one! A 30-minute game one!